Hi, minasang! Konnichiwa! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay magluluto po ako ng Yosenabe or ang tawag po sa atin ay hot pot. Japanese Yosenabe or Japanese hot pot. Kasi po yan po ang request ngayon ng aking pamilya. Kaya ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung way ko. Yung para sa akin lang po ah. Kasi marami po iba't iba kaming way dito mga nakatira dito ng pag-unluto ng nabe. Para sa akin po, yung way ko po, ginagawa ko po ito taon-taon, every winter. Ginagawa ko po ito. Ito po yung way kung paano gumawa ng Yosenabe or hot pot para po sa akin na yung aking way po. So guys, panoorin niyo po ito hanggang dulo at sana po pakisubscribe po ang aming channel. Don't forget to subscribe and click the bell of Hayas Family Vlog. So, let's go! Hello guys, ngayon po ay magluluto tayo ng Japanese hot pot or kung tawagin ay Yosenabe. Yosenabe means nabe. Ito po yung nabe na tawag nila dito. Yung hot pot po nila. Sa Japan po, ang tawag ay nabe or Yosenabe. Japanese hot pot po. Ang mga sangkap po ay may mushroom, maliliit na mushroom. Shiitake dyan ako ng kanin. But mushroom po, akin po sabi. Ito naman po may suna. Ito po meron po tayong bagyo cabbage. Ba yun? Ang hot set po tawagin. Hot dog. May tofu. Shiitake. At maglalagay po ko ng itlog ng po kasi may mga anak po kung may sa itlog na nilagay itlog po. Tapos, syempre, hindi po mawawala ah. Baboy or botanico. So, ayan guys. Mamaya na lang po. Ayan po. At nahiwa ko na po yung mga gagamitin nating sangkap sa pagluluto ng Yosenabe or nabe or Japanese hot pot. Ito po ay yung pinaka-soup. Ayan po, tonkotsu soup po siya. Tonkotsu aji po siya, guys. Yan po ang ilalagay natin dito sa hot pot. Tapos, ito na po yung, nandiyan na po yung mga lasa. Kaya, ito na po, hiwa ko na po yung cabbage. Yung natin, tawag ito, bagyo cabbage ba ito? Hindi ko alam kung anong tawag sa atin dito saan. Dito sa Japan, tawag po yung haksay. Ito po ay misuna. Masarap po yan. Tapos, ito pala, hindi po siya shiitake. Ano po, shimeji po siya, shimeji. Maliliit na, mga mushroom. Masarap din po yan. May tofu. May wina. Kasi po, may kasama po kaming bata na kakain mga anak ko. Tapos, shiratake. Tapos, ito po yung, binoboil ko na po yung itlog ng pugo. Tapos, kanina, di ba yung baboy? Pinasok ko muna po sa rep. Kasi mamaya po siya, isasama. Ayan po yung, pagluluto ng nabe. Alam niyo po guys, ito tip ko po sa inyo ha. Ang Yosenabe po ay pagkain po ng Japanese tuwing winter. Tuwing winter lang po talaga ang nabe kung tawagin. Kunyari mga example like November, magsisimula na po kasi malamig hanggang March po. Yan, mula November hanggang March ang pagkain po halos ng mga Japan ng mga hapon sa bahay is Yosenabe or hot pot. Ganyan po. Pwede pa po kayo magdagdag ng mga gulay kung meron pa po isda. Basta kahit ano po pwede ilagay sa nabe. Ganyan po ang itsura niya. Pero ngayon po dito, nag-init na po sa amin. Sa supermarket po ay meron po sila nito. Kaya pwede po kaming mag-nabe kahit summer. Nasa sa inyo po yan kung gusto niyo pong kainin. Nabe or basta nasa inyo po yan. Kasi ang gusto ng mga anak ko, magnabe kami, humigit ng sabaw. Kasi nga, magsa-summer na dito. Tatag-ulan na. Tapos po yung tag-ulan, summer na. Kaya, ito, magustuhan namin humigit ng sabaw. Tsaka, ang Japanese hot pot or nabe or Yosenabe is very healthy po. Kasi, nakikita niyo po sa pagkain ng mga hapon. Ayan po, kaya po sila slim kasi mahilig po sila sa gulay. May tofu, tapos may mushroom po. Tapos shiratake. Ito po shiratake, gawa po yan sa parang katulad sa ating kasaba, na ganun. Konyaku, imo ko tawagin nila. Healthy po yan, nakaka-diet po yan.
So guys, mamaya na lang po, no? Pag ano, niluto ko muna siya, okay? So ngayon guys, binuksan ko na po yung soup. Ganito po ang tamang paraan ng ano pa, hindi tamang paraan kung ba, way ko po. May iba-iba po kasi kaming paraan kung paano magluto ng ano, nabe or Japanese hot pot. Ngayon, para sa akin po kasi, ginagawa ko to every year pagdating ng winter. Ganito po. Binuksan ko na po yung soup niya. Ganito po ang tsura niya sa loob. Pag tongkatsu po, hindi niyo makita. Ayan po. Wow. Puti po siya. Tongkatsu soup. Ngayon, ibubuhos po natin dito siya sa hot pot. Ayan. Hindi ko po pinahitan yung ano, yung pot na. Ganyan po yung tsura niya. Ayan, ganyan po ang itsura niya. Ngayon, isusunod naman po natin ilalagay ang itong kunyak. Kasi, itong kunyak, hindi naman po siya na pag pinainitan mo eh. Hindi po siya tumataba. Ganyan po siya. Yan. Ngayon, pwede ko na rin po ilagay ang hotdog. Hotdog. Sa gilid po. Yan. Tapos, ilalagay na po natin ang mushroom or shimeji, kung tawagin dito. Lalagay, sasama na rin po natin. Dito na po yan sa kabila. Ayan, tatalbog nyo lang po. Ayan, pwede nyo rin i-arrange, pero ako na, lagay ko na po. Ayan po. Tapos, pag ganyan na po siya, tsaka natin bubuksan yung apoy. Sa, ayan, number 4. Ayan. Ayan na po siya. Pangkula muna natin siya. Tapos, ang gawin po natin is tatakpan po natin. Ayan. Ayan po siya. Tapos, pag medyo kumulo-kulo na siya, isusunod naman po natin ang tofu. Tapos po, ang ano, gulay po ay pinakahuli kasi madali po siyang maluto. Kaya, pinakahuli. Pag tapos po ng tofu, ang isusunod po natin ay yung baboy. Para maluto. Tapos pag luto na po yung baboy, tsaka natin yung huling-huling na po talaga ay ilalagay natin itong gulay. Para hindi po siya yung masyadong malanta, masyadong maboil. Ayan po. Ngayon, ito po, nagpapakulo na po ako ng itlog ng pugo. Ayan guys, nakita nyo kumukulo na. Nilagay ko na po kanina yung ano yung tofu, hindi ko na po pinakita sa inyo kasi kailangan po ilagay kaagad. Ngayon, kumukulo-kulo na po siya, pwede na po natin ilagay yung baboy. Ayan, ganito po. Yung maninipis na baboy lang po ha, yung ganito po siya kanipis. Ganyan po. Ilalagay po natin yan. I-spread nyo lang po kahit saan. Ganyan po. Ayan, isa-isa. Isang pack lang po muna nilagay ko kasi mamaya pag ano, maglalagay po ulit tayo. Ayan, kahit saan po. Kahit saan po natin, i-spread lang po natin yan. Ayan, dito. Ayan, lalagay po natin siya lahat. Ayan, sa ilalim po natin. Yan po ang nabe. Ang ibig po kasi sabihin ng nabe is, kahit halo-halong gulay, kahit anong isda or baboy, manok, ang pwede mo ilagay. Yun po yung parang mix na pagluluto. Yan po ibig sabihin ng nabe. Kaya guys, pag pumunta po kayo dito ng mga winter sa Japan, hanapin nyo po kaagad ang nabe or hot pot or yose nabe kung tawagin. Ano po yan? Masarap po yan. Tikman nyo po dito sa Japan. Masarap po talaga ang pagkain nila. Tuwing winter po, ayan po ang masarap kainin. Kasi, lalo po yung pag napuntahan nyo po yung mga umuulan po ng makakapal na yebe, katulad po ng Hokkaido o Akita Ken, yan po, bandang taas sa Tokyo, yan po.
tatakpan po natin siya ulit. Pakukulaan po lang po natin ng siguro mga 5 minutes, ganun, pag maluto na yung baboy. Saka po natin ilalagay ang gulay. Yan po. Yan. Yan po siya. Ayan na guys, nakikita nyo, kumukulo na siya. Bubuksan ko. Ayan. Kumukulo na siya. Ngayon, nakita nyo din yung kulay nung baboy. Ano, luto na siya, oh. Huwag nyo siyang i-overcook para hindi siya sobrang tigas. So, ngayon, ilalagay na po natin ang gulay. Ito. Ayan. Ngayon, ganito po. Uunahin ko yung medyo matigas ng hapsay. O, Bagyo Pechay pala to sa atin. Nakalimutan ko nung kala ko, Bagyo Pechay pala. Pasensya na, guys. Ngayon, ilalagay ko siya dito sa gilid-gilid. Gilid-gilid, yan. Yung pinakamatigas mo lang ilalagay ko, ha? Gayun na po yan. Ang isusunod naman natin ay itong miso na. Alam nyo, guys, itong gulay na to ay ang sarap-sarap. Ano siya, pag kinain mo yung parang shaki-shaki siya, yung ganun. Parang crunchy, ganun. Kaya gustong-gusto namin ito, guys. Kaya pag nandito kayo sa Japan, pag kumain kayo ng nabe, sabihin nyo pa, lagyan nyo ng maraming misuna. Masarap po yan. Sarap na gulay yan. Yan, itambak nyo lang ganyan, guys. Kasi tatakpan naman natin yan, eh. Maluguto din yan. Ayan. Ayan. Ayan, guys, diba? Ayan. Tatakpan natin. Ayusin natin, ha? Maginis naman po yung kamay ko, eh. Nagugas na manukan. Ayan. Ayan, ngayon na, takpan natin. Ayan. Pakukulayin po natin ng mga siguro 3 minutes or 5 minutes again. Yung maluto lang yung gulay ng konti. Ngayon, pag luto na siya, ilalagay natin ito. Itlog ng pugo. Kasi itlog ng pugo, bakit ko siya hinuhuli, guys? Kasi luto na siya. Diba? Kaya kahit huli na siya, pang-finishing na siya, okay lang. Kasi naboiled ko na siya. Kaya ngayon, guys, hintayin uli natin maluto. Mamaya uli. Ayan na, guys. After ng mga 5 minutes, buksan na natin uli. Ayan. Ganyan na siya. Ayan na siya. Ganyan na tsura niya. Ngayon, pag ganyan na yung tsura niya, pwede na natin ilagay itong nilagang pugo. Meron pang balat, oh. Yan. Lagay po natin yan. Iano lang natin. Ganun din. Ganito po. Spread lang natin yan. Ganyan. Ganyan po. Tapos, konting lubog-lubog. Yan. Lubog lang natin ng konti. Shout out nga pala sa lahat ng mga nagsubscribe sa video ko nung mga na-upload namin. Maraming salamat po. At lalo-lalo na shout-out po sa pinsan ko kay Catherine Sadukos or Catherine Dardol Sadukos. Maraming salamat sa pinsan, sa mga iba't ibang mga tips na tinuturo mo sa akin. Sana huwag ka magsawa. At shout-out din po pala kay Joy Rich Manahan. Sa pamangkin ko din po yan. Shout-out sa'yo. Maraming salamat sa'yo. Sana huwag kayo magsawang patuloy na mag-subscribe sa akin at i-bell niyo po palagi yung bell namin para lagi po namin kayo na notify pag may bago po kami videos na i-upload. Ayan, guys, ayan na po ang tsura ng nabe, Yose nabe. Ganyan po siya. Pwede na po yan ihanda, kaya see you na lang mamaya later. At ayan na nga po, guys, naihanda ko na po sa table ang ating nilutong Japanese hot pot or yose nabe. Ayan po. Ganyan po ang pagka-prepare ko sa kanya sa table. At ayan na rin po yung mga anak ko. Nakaupo na po sa upuan para handang kumain. At makikita nyo po dyan, may beer po ako. Ang laki. Yan po ang kapartner ng hot pot. Malamig na beer. Yan. Ay, magkarami na kampay. Kampay. Shit.
Itadakimasu wa? Itadakimasu. Yes. At ayan na nga guys, hindi na nakapaghintay ang aming Kuya Ryoma at siya na ang unang sumandok kahit mainit. Ayan guys, kung titan niyo po, ang sarap po talaga niyan. Ayan guys, samahan niyo po kami sa aming pagkain. Sana po ay mabusog din po kayo. Hanggang dito na lang po ang aming videos. Sana po wag po kayong magsawang i-like at subscribe sa aming channel, ang Hayas Family Vlog. Hanggang sa muli po. God bless!